What's up everyone? Welcome back to my channel. In today's video, pag-uusapan natin ang frequently asked questions na related sa video na ito. Sa video na yan, pinag-usapan natin ang schedule ng licensure examination for professional teachers this coming 2021. Pinag-usapan din natin sa video na yan ang PRC Memorandum Order Number 68 and Annex A, B, and C. In today's video, pag-uusapan natin ang top 10 frequently asked questions or follow-up questions na related sa video na yan. Tulad ng, pwede ba akong magpa-swab test instead of 14-day quarantine? Pwede ba akong magpa-rapid test instead of swab test? Or pwede ba akong magpalipat ng testing center? All that and more, pag-uusapan natin yan. So if you are interested, then keep watching. Okay, so disclaimer lamang po bago tayo magsimula. Ang lahat po ng information o sagot na ibibigay ko sa inyo sa video na ito ay based sa PRC website, based sa email sa akin ng PRC Licensure Division, and also this is good as of December 3, 2020. Okay? Alright, so let's get started. So frequently asked question number 1. Paano ba kumuha ng Certificate of Quarantine? Kung nakapag-decide ka na na mag-quarantine ka na lang for 14 days, ang una mong gagawin, pupunta ka sa isang licensed doctors, private man or public doctors or government doctors. Sasabihin mo sa kanila na mag-undergo ka ng 14-day quarantine ho sa bahay ninyo. Kung wala namang available na doctors na pwede mag-supervise inyo ng inyong quarantine, ng 14-day quarantine, pwede kayong lumapit sa inyong mga barangay officials or barangay health officials na pwede mag-supervise sa inyong quarantine for 14 days. So, ang mangyayari, pupuntahan nyo sila, nasabihin nyo na kailangan mong mag-quarantine for 14 days dahil gagamitin nyo sa board exam. So, ang gagawin, pupuntahan ka nila sa bahay ninyo for 14 days, pwedeng every day or every other day, and then i-check kung naroon ka sa bahay ninyo. And then at the end of 14 days, gagawa sila ng certification na nagsasabi na sila yung nag-supervise sa inyo, nag-witness na nag-undergo ka ng 14 days quarantine. And then pipirmahan nila yon, and that's it. Frequently asked question number 2, nawawala po ang aking NOA or Notice of Admission. Ano po ang aking gagawin? Sabi po ng PRC sa email nila, pwede po kayo mag-email sa application division ng kung saan kayo nag-submit ng inyong application o kung saan kayo nag-file ng inyong application. Kung wala po kayong email address, pwede po kayo magpunta sa PRC website at i-check ang regional office email address. Kung wala rin po doon email address, pero I'm sure meron doon, pwede po kayo mag-walk-in sa inyong kung saan kayo nag-file ng application, and then sabihin niyo po na nawawala po yung inyong notice of admission, and then sila na po ang bahala na mag-assist sa inyo. Alright? Frequently asked question number 3. Marami-rami din po ako natanggap na question na ito. Siguro dahil sa pandemic. Paano pagbuntis? Pwede bang mag-take ng exam? Sabi po ng PRC, yes, pwede po kayong mag-exam. So, frequently asked question number 4. Pwede po bang magpalipat ng testing center? According sa email na natanggap ko from PRC, pwede po kayo mag-submit ng request sa PRC Regional Office na nakakasakop o kung saan kayo nag-submit ng application, na email nyo sila na i-requesting nyo na magpapalipat kayo ng testing center. For example, sa Manila kayo naka ang inyong testing center, and then suddenly you decide na mag-test na lamang sa Lucena. Okay? So, gagawin ninyo, mag-i-email po kayo sa PRC sa Manila kung saan kayo nag-submit ng application, and then i-request nyo na magpapalipat kayo ng testing center sa Lucena, and then sabihin nyo yung inyong reason, and then magre-reply po sila. As of now, meron po akong tatlong tao na nag-gumawa niyan at nag-grant po ang kanilang mga request. Frequently asked question number 5, paano po pag hindi ako nakapag-exam sa March 2021? So, mangyayari po, you will be tagged as absent.
and mababaliwala po yung ibinayad nyo para sa examination. Hindi nyo na po yung ma-refund. Unless, sabi ng PRC, pwede po kayong ilipat ng test, ng testing date sa September 26, 2021 for two valid reasons lamang po ang pwede. Una ay health reason and pangalawa is travel restriction. Yung sa health reason, of course, very obvious kung nagkasakit ka nung time na ikaw ay mag-e-exam. So, gagawin nyo lang po, gagawa po kayo ng request letter na address sa PRC kung saan kayo nag-submit ng inyong application. Sasabihin nyo na nagkasakit kayo. And then, i-attach nyo po ang notarized medical certificate ninyo. And then, ililipat po kayo sa September 26, 2021 examination. Yung travel restriction naman, ito po yung, for example, ako ay taga Batangas and then sa Manila ako mag-exam. Gagawin nyo, gagawa din po kayo ng sulat na address sa PRC kung saan kayo nag-file ng inyong application and then i-attach nyo po yung certification galing sa LGU or sa barangay na sinasabing bawal po lumabas kayo on that day ng examination. Frequently asked question number 6. Paano po on the day of examination ay nagkaroon kayo ng symptoms ng COVID-19 tulad ng ubo, sipon, o parang may trangkaso, mataas ang temperature nyo? Hindi po kayo pwedeng mag-take ng examination. So, ang gagawin, bibigyan po. Pauwi na po kayo, pero yung pangalan ninyo ay bibigay po sa PRC and then ililipat po kayo ng testing date. Kayo po ay mag-e-exam sa September 26, 2021. Frequently asked question number 7, pwede po ba ako magpa-rapid test instead of swab test? Okay. Yeah, I understand po kung bakit marami nagtatanong kung pwedeng rapid test kasi nga ang rapid test ay medyo mura ng konti compare sa swab test. Ang rapid test yata ay nagre-range from 1,000 to 2,000. Ang rapid test while the swab test ay nagsisimula from 4,000 to 8,000 depende kung private or sa government institution yung gagawin yan o sa private hospital o sa private clinic. So, medyo mahal po. Pero, according sa PRC, as of the moment po, December 3, 2020, di po natanggap ang rapid test. So, kailangan po talaga yung RT-PCR o yung swab test. Frequently asked questions, number 8, kailan at saan po ba isasubmit ang Annex A, B, and C? Annex A and Annex B, dadalhin nyo po siya sa day ng examination. Yung pong certificate of quarantine, yun pong certificate of quarantine or swab test results ay attachment po yun ng Annex B. So, kukolektahin po yun ng proctor ninyo on the day of examination. Okay? So, paano naman po yung Annex C? So, ang Annex C po ay sasabihin nyo po yan 15 days after the examination. Okay? So, ang gagawin po, on the day of examination, bibigyan po kayo ng dedicated email address ng inyong proctor kung saan nyo po isasubmit ang inyong Annex C via email. Frequently asked question number 9, pwede po bang magpa-swab test na lang instead of 14-day quarantine? Marami rin ako natanggap na question na yan dahil marami din sa mga mag-exam sa March 2021 ay mga nag-work na. So apparently, hindi sila pwede umabsent for 14 days para mag-quarantine. So kaya sila nagtatanong ng ganyan. According sa PRC, pwede po kayo mag-submit ng swab test instead of 14-day quarantine or certificate of quarantine. Frequently asked question number 10, saan po ba ako magpapa-quarantine? Malapit sa testing center or doon po sa aming bahay? Saan ba ako magpapa-quarantine? Sa Manila or sa Batangas? Tulad ng example ko kanina, sa Manila ako mag-i-exam pero taga Batangas ako, pwede po kayo magpa-quarantine sa inyong mismong bahay, so sa Batangas, for example, ng 14 days. But make sure na yung pong certificate of quarantine ay 3 to 5 days old on the day of examination po. Pero sabi po sa email ng PRC sa akin ay nire-recommend nila na mag-quarantine kayo na malapit sa inyong testing center. So, okay, nire-recommend lang po nila. Pero pwede rin po yun kung taga saan kayo. If you decide sa Batangas kayo dahil taga doon kayo,
So doon po kayo magpa-quarantine. Kung gusto niyo malapit sa Manila, dahil doon ang testing center niyo, pwede rin po doon. So it's up to you. Okay? Okay, that's it for today. Thank you very much po sa lahat ng nanonood ng aking video, especially po sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please consider subscribing at paki-click na lang po ang notification bell para in case na meron akong bagong uploads ay ma-notify kayo. And also, speaking of thank you, so magkakaroon po tayo ng giveaway na reviewers. Ito po, ito yung itsura. Bili ko po ito sometime last year, kaya lang hindi ko na po siya naipamigay. So, bilang pasasalamat sa inyong pagtangkilig sa akin yung mga videos, sa panonood ng videos ko, especially yung mga mag-e-exam sa this coming 2021, ibibigay ko po sa inyo yan ng libre. So, ang gagawin nyo lang po, mag-comment kayo ng email address below and make sure na tama po yung email address ninyo. At i-send ko po sa inyo ang copies in 24 to 48 hours. Lahat po ng links na related sa video na ito ay lalagay ko sa description box. Especially po yung prices ng swab test and ng rapid test. Ang comparison nila narin po sa description box below. Alright, kung kayo po ay may further questions or follow-up questions, don't hesitate po na i-comment sa baba. And hindi ko po alam ang sagot, i-forward natin sa PRC. And then pag sumagot sila, lalagay ko po sa aking, ipopost po agad sa aking Facebook page. So don't forget to like my Facebook page para ma-update kayo kung baro po akong announcement na i-post or dito po sa aking YouTube channel. Again, maraming salamat po sa panonood ng aking videos. And ingat po and God bless. Bye!